po mga kaagri. Kung bago lang po kayo sa aking channel, paki-subscribe na lang po at pindutin ang aking notification bell. Samahan mo na ang pag-like para updated kayo sa mga susunod kong video. Sa hindi pa tayo magsimula, nais kong magpasalamat sa aking mga subscriber sa walang sawang pag-subscribe at sa mga nanood sa aking video. Sana po ay mag-subscribe na po kayo. Bali, ang topic natin ngayon ay itong tungkol sa kalamansi. Kilalang kilala ito na mayaman sa vitamin C, kasunod ng bayabas. Kaya mga kagri, manungkit ako. Susungkitin ko ito. Maabot lang siguro ito mga kagri. Tanggan naman tayo eh. Ito mga kagri, kukuha lang tayo nito. Tapos, ituro ko sa inyo ang tamang paraan sa paghanda at ang pwede pang magamot nito. Mga kagri, oh. Yan. Ito mga kagri, gasan din natin itong kalamansi. Ito mga kagri, kukuha tayo ng 20 piraso o higit pa. Ito ay mataas talaga to sa vitamin C. Kilalang kilala ito mga kaagri sa kahit sa ang sulok ng Pilipinas, mayroon talagang tanim nito. Dito sa amin mga kaagri, napalibutan ng kalamansi ito mga kaagri. Ilang piraso na yun. Maganda mga kaagri kung mahigit 20 para medyo marami-rami. Kalamansi. Bale, nilagyan ko ng konting tubig. Ito mga kaagri, ang pwedeng magamot nito ay yung mga taong malakas manigarilyo na marami ng nikotina sa katawan. Ito ang the best na pantanggal mga kaagri. Ang katas ng kalamansi. Ito ay ano talaga to? The best talaga to. Ito mga kaagri, ang tamang pag-inom nito ay yung sa umaga. Pagising mo sa umaga, tapos wala pang laman ng yuntian o empty stomach, gagawa ka kaagad nito mga kaagri. Ito talaga ang unahin mo, the best talaga to. Ang katas ng kalamansi. Pero paalala lang mga kaagri, sa mga taong may problema sa tiyan, katulad ng ulcer, acidic, at saka yung mga iniinom na may iniinom na maintenance na gamot araw-araw, bawal po talaga to. Kailangan kumonsulta muna sa dulubhasa sa medisina bago inom mo bago mo inumin to. Yan po yun mga kaagri. Sana po ay may napulot kayong aral sa ating video ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood at God bless.